sad. Actually guys, ang buhay guys ay puno ng pagsubok. Habang naglalakad-lakad kami dito guys ng aking youngest daughter, naiisip ko kung ano yung mga pinagdaanan namin. Mga pinagdaanan na sobrang mabigat pero kinaya naman. Kaya yung mga pagsubok, kailangan talagang harapin. Kailangan harapin ng buong tapang, buong puso. Sa mga pinagdaanan namin guys, actually guys, ang bawat pamilya guys, bawat tao, may kanya-kanyang pagsubok yan guys. Kami naman guys, actually kaming mag-asawa, napakatatag ng pagsasama namin. Kami yung taong hindi mo makikitang nag-aaway. Siguro nagkakatampuhan, pero hindi mo makikitang nag-aaway talaga, guys. Ayan, naaalala ko, guys, nung bagong kasal kami ng asawa ko. Ito yung una niyang sinasabi. Hindi tayo mag-aaway dahil sa pera. Pag walang pera, dapat pag-usapan kung paano magkakaroon, kung paano mabibigyan ng solusyon ang aming paghihirap. Yun nga guys, umabot kami sa 30 years na pagsasama guys bilang mag-asawa. Hindi talaga namin naging issue ang pera. Kasi wala namang pera, charot. Ito nga guys, hindi talaga namin naging issue ang pera kasi kahit walang pera, wala, timing lang guys, nag-uusap lang kami. Yung asawa ko ang taga-diskarte kung paano kami magkakaroon. Ayan, kaya napaka-importante guys na sa pag-uusap ng mag-asawa, ang pera ay labas. Kahit anong paghihirap, dapat magtulungan kayo guys. Tulungan lang para mabigyan ng solusyon ang inyong kahirapan. Yan nga guys, actually back to mga 20 years ago guys. Ayan. Gagawin ko rin content dito guys kung kung paano namin nalagpasan yung ang anak ko nagkasakit sa bato at the age of 10 years old, ayan, 10 years old siya guys nung time na yun, na nagkaroon ng nephrotic syndrome ang aking anak. Ayan guys, isa yun sa napakahirap na sitwasyon na pinagdaanan namin guys. Gusto ko sa inyong i-share yun guys sa sunod kong content, kung ano yung mga naging sintomas, ayan, kasi 10 years old lang yun guys eh. Yung mga naging sintomas niya, kung paano namin nalaman na may ganun na pala siyang sakit, kung paano namin kinaya ang ganung pagsubok guys. Ayan, gagawin ko sa sunod na content yung guys, yung ganung experience namin sa kalusugan ng aming anak guys. Pero sa awa ng Panginoon guys, okay na yung anak ko ngayon. Ayan, maganda ang kalusugan niya guys. Sa tulong ng Panginoon, i-share ko sa inyo guys kung paano ko hiniling sa Panginoon ang kanyang kagalingan. Yan. Naalala ko guys, nag-throwback sa guys, sa memory ko. Ayan eh, medyo naluha ako. Yan guys, yung isa sa mga pagsubok na aming nilagpasan guys.
Ayan, kami naman ni Bunso ngayon, guys. Ayan, nag-walking kami. Actually, tinatamad talaga akong lumabas. Kinukulit lang ako nitong aking Bunso. Ayan, yan si Bunso ay 16 years old. Ano yan, guys? School bahay, school. Ayan, guys. Yung mga anak ko, guys, napalaki ko silang ganun. School bahay. School bahay, school. Hanggang lumaki tuloy, guys, hanggang sila ay nagdalaga, office, office, bahay. Naging ganun na rin tuloy, guys. Pero ngayon, yung mga anak ko ay naka-work from home. Ito naman si Bunso, ito yung kabanding ko sa ganitong lakaran. Oh. Kasi masipag yan maglakad eh. Ano siya, inaaya niya ako. Sabi niya, Mami, ano, lakad-lakad tayo para ma-exercise yung, ano mo, yung lungs mo, yung heart mo. Ayan, kasi madali ka nang hingalin. Ayan, laging nabibisi sa cellphone, ayan. Laging nakasupo. Kaya ito si Bunso, inaya niya ako, maglakad-lakad lang daw kami. Ayan, sabi niya, ano, love your heart. Ayan, eto nga guys, ang sadya namin, sabi niya, maglalakad kami, siguro lalakarin namin to ng mga, ano, 30 minutes. And then, ano, pagdating namin dun sa pupuntahan namin ay may lugawan. Actually guys, manginginain kami ng lugaw dun ni Bunso. Magkaisang tokwa? Magkaisang tokwa, 12. Tokot baboy there. Ayun, tokwa lang. Ilang tokwa lang po? Isa lang. Ano mo ba? Ano mo sa kanya sa? Kaya ka ikaw to, plain lang. Ikawang lang. Ay, bawang. May puso ba tayo? Oh,
Kamera yun.